naapektado rin po ang ilang mga ahensya ng pamahalaan sa naranasang rotating brownout ngayon. Pati dali ng trafiko nagsisikip nang dahil sa nag-brownout din ang mga traffic lights. Nagpapatrol, check batalyones. Malaking abalang dinulot ng rotational brownout sa NAIA Terminal 1. Nag-fluctuate kasi ang kuryente kaya kinailangan mag-shutdown ang mga computer ng immigration. Pati ang weighing scale hindi gumana dahil electronic. Ang resulta, mahabang pila. Ang aktor na si Sam Milby, napapunta ng London, pumila rin. 20 minutes. So, how do you find the queue? No comment. Bit long. Bit long. Medyo natatakot na ako. Sa NBI, naperwisyo rin ang mga kumukuha ng clearance. Apektado rin kasi ng rotational brownout. Kaya ang iba, nagsimulang pumila alas 6 ng umaga at inabot hanggang alas 3 ng hapon. Nag-brownout lang, biglang ititigin nila yung pamimigay ng number. To think, babasahin na lang may number na. Sa LTO, mas marami ang mabakanting upuan kesa sa mga nagproproseso ng lisensya. Paano ba naman? Alas 8 pa lang ng umaga, wala ng kuryente. Pasado alas 2 na nang magkaroon ng kuryente dito sa LTO main office, kaya nga 5 oras silang walang ginagawa dito at nakatenga lang. Kaya nga karamihan sa kanilang mga kliyente ay umuwi na lang. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong pag-brownout, posibleng magpalagay na sila ng generator. Technology-based kami, di ba? Lahat yan nasa system namin. So kung walang kuryente, talaga namang humihinto yung operasyon natin. Kung sasabihin siguro sa atin ng mga power suppliers natin na natatagal pa yung ganitong sitwasyon, eh baka kailanganin na natin siguro mag-procure para si red-red-red yung ating servisyo publiko. Apektado rin ang brownout ang daloy ng trafiko sa Quezon City dahil karamihan sa mga stoplight ay di gumagana. Kaya may ilang kalye tulad ng Congressional at Mindanao Avenue na nagkabuhol-buhol ng trapiko. Check Batalyones, ABS-CBN News.